Hello guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Bumabalik sa ating update po sa bagyong si Kiko. Hindi na po siya super dahil humiinaw na po habang paalis na po sa may Batanes Group of Islands. At ito po ay para sa ngayong gabi ng Sabado, ikalabing isa ng buwan ng September 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Now, umpisa na natin ang update. Ito ang ating latest satellite animation mula sa windy.com. Again, wala po tayong graph sat for the past few days dahil hindi na kaya ng ating workload na magkampanan yung analysis na yun. Actually, it's only an added feature pag walang bagyo. But, gaya na yun, dala-dalawa ang bagyo, so hindi na rin nagagawa yung graphical satellite analysis. But, rest assured, bukas or Sunday, Monday, babalik natin yung graph sat. But ang focus naman natin ay dito po sa bagyo dahil wala naman pong epekto sa ibang bahagi ng ating bansa except itong extreme northern Luzon at yung Habagat sa kanluran bahagi ng ating bansa. So proceed na tayo. So ito po na yun ang bagyong si Kiko. Early this morning, nag-rapid intensification pa rin siya. Umabot ng 285 at category 5 po siya, extreme catastrophic. But nagkaroon ulit siya ng eyewall replacement cycle kaninang umaga at humina yung kanyang inner eyewall. But dumaan po sa may pagitan ng Sabtang at Bataan Islands at malapit na malapit sa kanluran na coastal waters ng Itbayat. But itong tatlong isla ng Batanes ay nakaranas po nitong tinatawag nating intense eyewall niya. Lalo na po yung sa kanan na bahagi ng kanyang eyewall. Grabe po ang lakas ng ulan at hangin. Papakita natin sa inyo yung heat signature galing po sa radar. Actually, it's the rain signature. Yun, pulang-pula. So, grabe pong ulan noon. Okay? So, ito po na yun yung bagyo. Mabilis nang paalis sa Batanes. Lumadaanin sa may eastern coastal waters ng Taiwan. At kasalukuyan, hinahatak pa rin niya ang Habagat. Okay? So, yung mga nagtatanong, kailan mabalik yung Habagat? Ito na po. But, tandaan po ninyo, ang Habagat po ay lagi lang po nagiging aktibo sa Pilipinas kapag may mga bagyo at mga LPAs na dumadaan sa may area po ng Taiwan, Japan. Pag wala po sila, absent po yan. Okay? Lalo na ngayon, medyo malimit po ang Habagat. But, hanggang September 13 na lamang sila. But, sometimes, nag-extend yan hanggang second week of October. In the past, meron tayong na-experience na gano'n na situation. Okay? At yan po, nagbibigay pa rin ulan sa kanluran bahagi ng Luzon at ibang bahagi po ng Mimaropa at Western Visayas. At ito naman po si Bagyong Julina, magla-landfall na po sa may silangan bahagi po ng Central Vietnam. So, history na po yung bagyong yan. So, i-zoom natin yung image. Ito na po yung radar galing po sa PAGASA. Kombinasyon po ito ng PAGASA at Central Weather Bureau of Taiwan. Meron silang radar po dito. Okay, so, kita nyo yung arc ng radar. So, kung mag-offline dito sa apare, kasi galing pong apare itong nakatutok dito. So, meron pa rin sa salo. Okay, dito sa may area po ng Southern Taiwan. So, ito po yung 12-hour satellite. Hindi na natin nakita. Pero yung dumaan po siya kaninang umaga, dito po siya. Dito po siya dumaan. So, na-direct hit po ang isla po ng Bataan and Sabtang. And then, dumaan pa po siya dito sa may Itbayat, coastal waters. So, itong pulang ito, ito na po yung grabing intense part ng bagyo. Actually, in the northern hemisphere, dito sa area natin, okay, kasi nakahati po sa equator, sa northern hemisphere at southern hemisphere. So, northern hemisphere, nasa upper right ng eye wall, ang pinakamalakas na energy at hangin at ulan na dala nito. Kaya, yan. Let's hope na lahat sila naka-survive sa system na ito. Alam natin, ang Batanes, ng mga bahay dyan, mga bato, at talaga experience na po sila. Pero, noong 2016, may dumaan sa kanilang Ferdy, medyo first time na-affectuhan sila kasi sobrang lakas yun. Although, humina na po ito, at paalis na po sa area po ng Batanes. So, i-move natin ang loop. So, yan po. Pagdating nito, nag-erratic motion pa siya, nag-wobble left and right, and start na po siya mag-north.
Actually, dumadaan na po siya sa Lanyu Island, which is expected sana sa forecast mamaya pang 2 a.m. dahil mabagal yung pagkilos niya at biglang nag-accelerate po. So, napaaga po ang pagdaan sa Lanyu Island ng Eastern Taiwan. Possible po before magtanghali or early afternoon, lalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. So, improving weather conditions na po dito sa may area po ng Batanes Group of Islands simula tomorrow morning habang papalis po ang bagyo. But may mga padaan-daan pa rin ulan dahil po sa pagkikayat ng hanging Habagat. Okay, so yan, nakita niyo na medyo nasira ng kanyang sirkulasyon. So from super typhoon naging category 4 typhoon na lang po siya, below super typhoon status. So ang hangin na lang niya nasa 230, baka na yun 220 na lang o 205 kilometers per hour. At ito po yung tracking natin kaninang alas 5. So sa actual po nandito yung ayun, alas 8 nandito na siya. Okay? So, 2 a.m. will be here na because nga nagbumilis. So, pwedeng posible nandyan pa rin siya or pwedeng mag-move pa rin dito sa 2 p.m. para mag-exit ng power. So, yan po ang tracking niya. So, mapapansin niyo hihinto po yan sa may Eastern China. So, mga kababayan natin sa Eastern China, near Ningbo City, maganda po kayo for possible quasi-stationary ng bagyong si Kiko or Chanthu sa darating pong Monday hanggang Wednesday. So, expect heavy rainfall and gusty winds will be expected. So, mag-ingat po kayo dyan sa mga low-lying areas dahil sa possible mga pagbabaha. At yan, ito po yung zoom para makita nyo kung saan duman ang bagyo. So, yan na, paalis na po siya. So, baka bukas ng umaga, mag-final na po tayo. Yan, sa labas na po siya ng power. Okay? And ito po yung lahat ng forecast ng all Asian agencies. So, kita po ninyo dito ha, lahat ng Asian agencies ay pinapahinto po sa Eastern China. So, baka magkaroon ng rain event na naman po dyan. Kawawa naman po mga kababayan natin dyan. Pati naman mga Chinese people. At yan, kakaroon po ng effects po nitong bagyo ito. Okay? At ito po yung oceanic heat content. Expected na po, magdi-decay na po ang intensity ng bagyo dahil pumapasok na po siya medyo malamig na karagatan. At ito po yung nagdadrive ng bagyo, yung tinatawag nating steering layer environment. So, nandito yung high pressure ridge na nag-steer sa bagyo. So, eventually, bibilis na po yan papuntang norte. Okay? So, yan po. Ito naman po yung bagyong si Jolina, na medyo halos upset po ang steering pattern kaya mabagal po siyang 7 kph to the west-northwest. At ito naman po yung forecast until September 20 from ECMWF. Pagkatapos po nitong system, kita ninyo Monday, Tuesday, until Wednesday, unti-unti na pong bubuti ang panahon sa buong Pilipinas except po nandiyan naman po yung mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Common po yan pag panahon ng tagulan. Okay? At sa Thursday, base po sa ECMWF, may panibagong shallow LPA na mag-form po dito, east of Samar. At sa Friday, magiging moderate LPA po siya, magpapaulan po sa Kabisayaan yung kanyang trough o yung extension. And Saturday, ayan po, tatawid po ng Samar at Bicol bilang isang moderate or aktibong LPA. Then on Sunday, yan, lalabas na po siya sa may west of Mindoro. Lalakas po siya. Okay, magiging aktibong LPA po siya dito, lalo na sa Monday. Ayan po, posibleng magiging TD rin. Yan. So, yan yung panibagong LPA na babantayin natin. Pero, magiging bagyo po siya, west of the Philippines, patungo sa general direction po ng Vietnam at Hainan. Next week, magbibigay po tayo ng latest La Nina update dahil medyo lumalakas po siya. October to February, baka babalik na naman ang La Nina and may possibility na magiging maulan na naman po ang bare months natin. At hopefully, sana lahat ng bagyo mag-form sa west ng ating bansa or kung mag-form man sa eastern Pilipinas, umakyat na po dahil we don't need them. Alam naman natin na grabe na pong paghihirap, taghihirap ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Now, may papakita ako sa inyo bagong product from Pag-asa. Papasalamat po tayo sa grupo sa Pag-asa, mga men and women na nag-sacrifice din para ibigyan ng abiso ang publiko sa mga darating na bagyo.
At maganda po itong product na nilabas nila. Tie-up nila po dito ang Central Weather Bureau of Taiwan na nagbigay ng kanilang tracking algorithm. Ginagamit po nila dito yung American model, pareho doon sa isa natin, Global Tropics Hazards, galing sa NOAA ng US. So ito is exclusively for the Philippines. So every week, Wednesday or Thursday, lalabas po sila nito. So makikita natin ang forecast ng mga bagyo for the next 2 weeks kung meron maumuo. Okay? At sana ma-include din nila dito yung ECMWF, European model. Ito kasi libre. Yung ECMWF ay nagpapabayad. Okay? So meron tayong dalawang legend po yan. High likelihood na magiging bagyo. Ito naman po, low likelihood. So week 1, September 9 to 15, dumadaan na na yun yung week na ito. So tuloy na po, natuloy na po ito. Ito po yung bagyong si Conson o si Julina. Ito naman po yung bagyong si Kiko or Chanthu. Now, dito na tayo mag-focus sa week 2, September 16 to 22. Yan na po yung LPA na binanggit natin sa European model. So, yan po, tatawid po ng ating bansa. So, nakalagay dito, there's a likelihood of low pressure o sama ng panahon na mag-form in, sa loob ng power. At mababa ang likelihood magiging bagyo po ito. But gagalaw po ito sa Southern Luzon, Bicol at Central Luzon area. So, dahil po sa low likelihood, wala pa rin bagyo pwedeng mabuo. But sinabi na dito, baka mag-change pa rin ang forecast kasi every 6, 12 to 24 hours yung babago pong forecast. So, most likely, hopefully sana hindi po mag-intensify po ito. Babantayin po natin ang ating kahagatan sa possible formation yan. We'll keep you updated lagi, okay? At ito naman po yung usual Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. So, dito na tayo sa week 2. Next week, so same din, meron na medium or moderate confidence na baka may mag-form dito na bagyo sa west of the Philippines. So, pinapakita ng European model, September 19, 20 or 21, may mag-form nga dito. So, yan. At above average rainfall, pero nasa 50% or mid-moderate confidence na mangyayari po yan. So, yan po ang ating latest for this evening. Latest sa bagyong si Kiko na paalis na po sa ating bansa at kung ano pang up ahead. So, meron tayong binabantayan na naman, na LPA sa darating pong next weekend. Hindi po na yung weekend, next weekend. So, watch out for that. But for the meantime, mag-relax muna tayo. No worries. Babalik ulit ang ating normal weather. But nandyan pa rin yung mga thunderstorms sa hapon ng gabi. Dahil po sa heat convection o tag-ulan pa rin kasi na yon at yung konting efekto po ng habagat. Okay, so hanggang sa muli, from Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser. At bukas, babalik ulit tayo sa final update o advisory so dito po sa YouTube ng bagyong si Kiko. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.